Nasabihan ko, kailangan. Hi, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening Kuya Manny, Ate Janet, Ate Jasmine, Pastor Bert, Ate Jose, Good evening po, Ate Pastor, at sa Jasmine, inyong good evening. lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Good evening, good evening. Okay, let's start. Habang iniintay natin ang iba. So, ngayon ay Monday ngayon. Monday ngayon. October 4. October 4. Wednesday. All right. Sabi ni Giselle, good evening po. Listening po tonight. All right. So, let's start with Kuya Manny. Good evening, Ate Janet. Good evening. Praise report and prayer request. Kuya Manny, Ate Janet, praise report, prayer request. Hindi pa ata sila ready. So, simula muna tayo kay balikan natin ang mga dangawens. Ate Josie, good evening. Praise report po and prayer request. Praise report po. Salamat sa kagalingan. Kasi yung back pain ni Noel na gumaling na po, tsaka yung sa tuhod din niya po, okay na po. At tsaka ako po yung shoulder ko kahapon, medyo hindi ko maitaas. Ngayon okay na po. Salamat sa Panginoon. Mm-hmm. At salamat sa araw-araw na pagtataguyod niya sa amin at sa lahat sa atin. At ang akin naman pong prayer request, si Giel po medyo may lagnat po siya, may fever po siya ngayon. Kagalingan, pati na po si Giselle, medyo may sipon. Okay. Yeah. Opo, kagalingan po. Marami pong medyo, marami po ngayong nagkakasakit kasi yung lamig, init, gano'n po. Opo, nagpalit ng klima eh. Ako nga, allergy. Giselle, colds. Kay Rachel po, fever. Milagnat po eh. Milagnat po siya eh. Yes, yes. Ako naman. Baka bukas po kami ang sumundo sa mga bata. Allergy ako naman sa sa pollens. Opo, ako din po. Parang medyo masakit ang ulo. Tsaka medyo may sipon-sipon ng konti. Yeah, nagpapalit kasi ng weather tayo. Opo, opo. Thank you, Tita Josie. Galingan po, amen. Okay. Good evening po kay Allison, kay Kuya Rene, Sister Lenlen, good evening. Tita Bing, nandiyan ka na ba sa Pilipinas, Tita Bing? Opo. Kamusta po ang Pilipinas? Marami pa rin po bang Pilipino? Marami po, sobrang init. Sobrang init. So, sabi ni Allison, makikinig lang po muna ako, PJ. Okay. So, magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Tita Bing. So, Tita Bing, any prayer request and praise report po? Praise report po. Maraming salamat po sa mga sa prayers po ninyo at nakarating po ako dito ng maayos sa Pilipinas. Tsaka ito nga po, naninibago sa oras, sobrang init. Hindi pa po ako natutulog, hindi po ako makatulog. Tapos, prayer request, yung po, kagalingan po ni Rachel dahil may sakit nga po. Nakachat ko po si Kumari, tsaka po kanina si Jairus. Tsaka sa buong family na rin po, pati po sa ating lahat. Lang po. Penis. Tsaka listening lang din po muna kasi mihina po yung internet eh. Okay, no problem po. Kahit listening lang eh,
Importante, kasama tayo sa prayer. Mas maraming nananalangin, mas maganda. Thank you, Tita Bing. Thank you. Thank you rin po. Enjoy ka dyan, ha? At, Opo. Ganyan, salamat po. Mas mahirap daw yung, okay lang daw yung walang tulog. Eh. Mahirap yung walang gising. Yun nga po. Kahapon po, basang-basa ako ng powers, dahil ko pa po naligo. Maganda nga po yan. Dito hindi tayo pinapawisan eh. Para at least eh, Opo. Mabaksam Opo. Thank you, Tita Bing. Thank you po. Thank you rin po uli. Thank you po. Welcome, welcome. Let's go now to welcome muna kay Carl James Raimundo. Good evening sa'yo, CJ. So, punta na tayo kay Tita Lenlen. Tita Lenlen, meron ka bang praise report and prayer request? Good evening. Praise report, nakarating ako ng umaga at nakaka-attend ng ano gathering ngayon. Amen. And prayer request ka ba? Wala pa po. Iisipin ko pa. Okay, sige, sabihin mo lang. Kaya isulat nyo lang ha, pag may prayer request kayo, sulat nyo lang sa ating meeting chat. Okay, sabi ni CJ, good evening po PJ, driving on the way home po ako muna, okay? So, good evening po sa lahat, sabi ni PJ, ni CJ. Okay, let's go now to Justin. Good evening, Justin. How are you? Praise support and prayer request. Good evening, everyone. Praise report, God keeps my family safe every day. And another praise report is I passed a test in school today. Oh yeah. And yeah. God has been helping me with my school. So praise the Lord. Amen. And prayer request, just good health, especially since it's getting colder. Good health for everyone. Yes. Reminder nga pala sa lahat, since nabanggit ni Justin na malamig na ang panahon, huwag niyong kalimutan po na maglagay ng jacket at extra jacket, extra payong, extra damit sa compartment ng mga kotse niyo. Yan, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng yung ating evening fellowship, no? So mas maganda magdala rin kayo ng blanket, no, para hindi kayo lamigin. Ayan. Although meron naman tayong mga heaters, pero mas masarap kung meron kayong personal blankets. Kung gusto niyo ng kung wala kayong dalang blankets, eh meron tayong mga sleeping bags na pangbata, pwede niyo ibalot sa katawan niyo para hindi kayo lamigin. All right. Thank you, Justin. Okay, good evening, good evening. Brother Rene, ready ka ba, Brother Rene? Good evening sa'yo. May praise report ka ba and prayer request? Monitoring po muna. Ah, sige po. All right, monitoring si Kuya Rene. Good evening, good evening. Pastor Bert, your turn. Praise support, prayer request. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Evening. Praise evening. Report. Kaninang umaga po ay lumakad ng maaga. Pumunta sa Eagle Rock. Eagle Rock muna. And nag-inquire regarding yung Medicare. So kailangan pala nila na hindi pa nagawa, pero kasi gusto niya sabay yung after my na-file ko yung retirement, early retirement, magagawa na niya yung Medicare ko na kailangan pala yung meron palang ibibigay na number yung SS sa Medicare para magawa yung insurance. So yun po, at the same time na-invite ko po itong itong pinuntahan ko na sabi ko eh meron tayong simbang Pinoy. Ay, yun ang maganda. And she is willing to if we will hold the kinanong ko kung pwede siya mag-talk when it comes to mga legal matters patungkol sa insurance, sa health insurance.
okay naman daw siya kung ano, kung i-invite natin siya. Sabi ko, sige, kakausapin ko yung lead pastor namin kako. Kasi for the benefit of the many, sabi niya. Minsan kasi hindi nila alam yung kanilang gagawin. Hello? Go ahead, Pastor. Na? Nandilinig ka. Okay. Then, tumuloy po ako sa doctor ko after that from Eagle Rock. Salamat pala kay Sister Len. Nakarating ako ng tinawagan ko Sister Len kaninang umaga. Pero matagal yung biyahe, Sister Len. dalawang bus bago ka makarating sa ano. Anyway, yun nga. Pinunta ko yung doctor kanina and yung mga exam ko last month, okay naman po. Kaya lang, medyo slight na tumas lang yung ano ko. Yun lang ang problema, sabi niya. Sugar. Yung cholesterol lang. So, lahat ng maganda naman. So, yun lang po yung press report ko. Then, yun nga, nagbilang ako uli ng, ano, ng mga upuan sa sa church. Inayos po yung sitas. At hoping and praying na yung mga upuan natin ay mapupuno. 115 po pala, Pastor, yung sa baba. 115 or 116. 116? Yeah, 116. Apo, sa taas? Then, yung taas, 40. 30 yung mausay. Then, 10 yung gagawin pa namin ni Brother Noel. I-re-repair natin. 156 po lahat. 156. So, pag 150... Pag ang pagka dumating ka pang 157, papauwi na natin. Ang joke lang. Balik na lang siya next week. Balik na lang next week. So, yun lang po. At prayer request, prayer for safety po sa trip ni James and Joanne. Umalis po sila kanina. Papunta po sa Pilipinas. Papunta ng Pinas. Pilipinas din. Wow. Yanan, yung biyanan ni James, yung mother ni Joanne sa Pilipinas. So sino po ang ano? Si Joanne po at saka? Si James. Sila umuwi. Umalis po kanina. Okay, Joanne and James. Okay, lagay natin dito. So, kasi meron tayong si Tita Minda, pabalik na. Tita Terry umalis, John Noel, Tita Bilma, Joanne James, mga Pilipinas bound. All right. So, tayo kaya kailan? Sana all. Thank you, and Pastor Bert. Wala nang body pass. Body pass. Tita Pepot, i-body pass mo ako, Tita Pepot. Akong body pass. Anyway, thank you po. Thank you po, Pastor Bert. All right, good evening. Good evening, Tita Pepot and Tita Faith. Good evening din, Tita Fed Dumuk. So, meron tayo ditong phone-in message. Prayer request. Praying po for wisdom for my accounting midterm tomorrow. Na matandaan ko po lahat ng inaral ko po. Hehehe. Okay. From Giselle. Okay. Accounting midterm. Okay. Next would be Tita... Okay. Dangawens. Ready na ba mga Dangawens? Good evening po, mga Dangawens. Opo. All right. That's how we're ready. Magandang gabi po, Pastor. Kanina po kasi kausap namin yung panganay, pinagpiprint ng nanay. Okay lang po. Opo. Praise the Lord po, kami nakalipat na po. Thank you very much sa mga tulong kina Pastor Jeff, kina Pastor Bert, sina CJ. Thank you very much. Na-realize na namin na kwan na magsasarili na nga talaga kami. Praise the Lord. Saka nagpapasalamat din kami sa ginagamit ni Lord na vessel na sa pagbigay po ng apartment namin kay Mark at saka kay Analo. Sila ang ginamit po ng Panginoon para kami ay makalipat, magkaroon po ng sariling amin apartment. Praise the Lord. Tapos prayer request po, yung mga examinations po ng mga bata, si Nicole at saka si Janelle. Si John Nicole at saka si Janelle. Yeah. Examination week ata nila ngayon. Medyo busy sila sum-sum sa pag-aaral. Yan po. Ma. Ano? Yeah. Copy-paste po, Pastor. Yung sa prayer request lang po, yung pong inaalagaan ko.
Kasi kailangan po niya ng cast para dun sa kanyang, kasi na-stroke siya. Sana ma-approve yung hinihiling ng wife niya kasi 80,000 po yung kailangan na dun sa casted cast niya na ano, sana ma-approve. Ano po ang pangalan? Don. Don? Opo. Ano pong need niya? Cast. Parang ano po yun eh, para matanggal yung kanyang cane, yung paa, parang meron pong ilalagay na sapatos na talagang isusukat para sa kanya. Eh, ang mahal po kasi $80,000 yung cost lang. So, meron pong i-cover na something like $20,000 yung Medicare. Sana i-approve ng Medicare yung ano. Para ma-avail nila po yun. Alright, sinulat ko na po. Salamat po. Salamat po mga dangawens. Let's go now to Tita Fe Dumok. Good evening, Tita Fe. Prayer request and praise report po. Good evening, everybody. Ang praise report ko ay God is always good. Amen. And He always provides whatever needs we have. And so I praise Him and thank Him for being so good, our God whom we worship. And my request is that we continue praying for one another so that we will have protection from the Lord. And we will have unity, and God can live within us, you know, giving us prosperity physically, materially, and spiritually. Thank you. Amen. Thank you, Tita. Let's go now to the Maranans. Good evening, Tita Faith and Tita Fefot. Hello, good evening po. Good evening. Praise report po, maaga po natapos yung klase namin, naka-attend po ako. Ayan, hindi po, ano po, ako, praise report po, grateful lang po ako sa lahat ng mga taong tumulong sa akin. sa maraming mga nangyari, ganyan, sa dito, sa, tsaka sa protection din po ni Lord sa mga kapatid ko sa Pilipinas. Si Hazel po magsa-start na po yung play niya. Tapos si Tep-Tep din po, masayang-masaya po siya sa work niya. Nakakatawa, nakaka-bless din po si Tep-Tep kasi nung sumweldo po siya, binless niya po yung kuya niya sa Pilipinas. Nagpadala po ng pera sa brother niya, sa kuya niya. Oh, second time na ba? Opo. No, very generous din si Tep-Tep eh. Wow. So yun, we thank the Lord for that. Tapos okay naman po si Mama, healthy naman po siya. Ano po, yung siguro yung prayer request ko po ay wisdom and clarity po sa mga susunod na steps ko po sa pagsistay ko po dito sa Amerika. Yun po. Tapos, tsaka continuous ano lang po, protection po sa mga kapatid ko po sa Pilipinas. Yun lang po. Si Mama po. Alright. Thank you, Sister Faith. Tita Peps. Good evening po. Praise report lang po. I thank God. Kasi si Stephen, yung kinausap niya yung manager niya na kasi parating nga siyang 11:30 for nag-change sa schedule for a week, 11:30 ng gabi uwi niya. Eh, madugo daw po sa Uber. So, ni-request niya sa manager niya at pinalta na yung oras niya. So, hanggang 9 o'clock na lang siya kasi yung bus hanggang 10. So, I thank God po na dahil marunong o compassionate naman yung amo niya at naiintindihan yung sitwasyon niya na mahirap. Parang ang sweldo niya ay mapupunta lang sa Uber. Yun, I think. Prayer request ko lang po, Pastor, kasi may problema ako doon sa optometrist ko. Yung salamin kong bago, ayaw mag-match sa mata ko. E pinaayos ko doon sa staff nung doktora. Sabi niya hindi niya daw magagawa. Siguro hindi siya marunong. So, nagpa-schedule ako bukas. Kakausapin ko yung doktora, isusumbong ko siya. Kasi dapat ayusin niya yun. Paano kung gagamitin? Eh, bayad na yun ng medical sa kanila. Eh, paano kung magagamit kung hindi nila maaayon? I hope na masolve po yung problem ko bukas. Yun lang po. Yeah. Kasi 2 weeks na akong walang salamin. Eh. Hirap na hirap ako magbasa. Opo, may mahirap yun. Papalitan po nila yan kasi mali yung gawa nila. Yeah. Hopefully, sana naman po. Sige, sama po natin sa prayer. Thank you.
So si prayer request, Madonna, our neighbor need a place to stay, was booted out by his brother from their unit. From Kuya Rene, prayer request po, maging maganda ang blood works ko kanina. Okay. So, anything else? Tita Faye, Tita Fepot? Okay. Thank you po. Okay na pa. Okay. Thank you po. Sulat ko lang dito. Blood works, good result. All right. Okay, let's go now sa prayer request and pray support ni Sister Jasmine. At the same time, siyang magli-lead ng ating devotion ngayon. Okay, Sister Jasmine, take it away. Hello po, good evening po sa lahat. Pastor, prayer request po. Mm-hmm. Si Aldrin tsaka si Anaya pagdating masama yung pakiramdam. Okay, dali na po. And si Allison, yung sipon niya. Okay. Yun po. Tapos, protection po. And prayer, praise report po, bago nagkasakit si Aldrin, natapos po niya yung itutugtugin nila faith sa linggo po. Yun po, praise the Lord po. Okay. And praise report po is every day is a blessing po. Although may mga sakit ngayon, pero naniniwala po tayo kay Lord na hindi niya tayo pababayaan. Everything is well po. Amen, amen. Yun lang po. Amen. So, bago magsimula si Sister Jasmine, ang magpipray sa Church of the Nazarene ay si Justin ang magpipray sa complete healing ay si Faith ang magpipray sa healing from cancer ay si Kuya Manny. And then for supplication, for special favor, si Sister Josie. And then sa ating connecting events, si, ayun lang po ah, I see Jasmine. Okay. Jasmine. Okay. Ano yun po? Kumanadoble. Okay, tama. Okay, go, go, go. Hey, for Jasmine. Apo pala, Pastor, napahabol po pala, press report. Nagpapasalamat ako sa buhay ni Tyron kasi sinamahan ako kanina sa Chase Bank. Nakapag-open account na po ako. Nang para sa, yun sa trabaho po. Yeah, I thank Lord. Ah, yung ano. So, nakakuha ka ba ng ano? Ng extra, yung, may parang 200 ba yun? 300? 300 po. Bali, 15 days daw po. Wait daw po ako ng 15 days. O, anong pinakita mo? Yung SS ko po, tapos ID ko, tsaka yung pay stub, yung ano, check ko po sa first day ko, nasahod po dito sa LAUSD. Oh. And nag, ano po ako, nag, ito, nag-deposit po ako ng 300. Kasi, para po, kasi nung una sinabi po, 500 daw po para makuha yung 300 cashback na yon. Pero nung nakapag-deposit po ako ng ganun, okay na daw po yun. So, 15 days hintayin ko na lang daw po. Thank you po pala sa inyo rin, Mid Sister Mid. Doon sa queue po. Actually, kukunin na namin yung 300. Okay, congratulations sa'yo. Thank you po. Okay, let's start. The Upper Zoom Prayer Gathering, 8 p.m. every Wednesday. Tapos na tayo sa prayer support and prayer request. Ang ating devotional leader ngayon ay si Aldrin, pero si Sister Jasmine ang ahalinhin dahil nagpalit lang sila. Alright, next week it would be Allison, then followed by Sister Annalou and CJ and so on. So, pagbubulay-bulay salita ng Diyos. Let's go, Sister Jasmine. Tayo sa okay, panalangin. Let's pray. Okay po, let's pray po muna. Heavenly Father, thank you po sa araw na to.
na nagpulong-pulong po kami para ipag-pray po ang aking mga kapatid at sa lahat po ng mga dapat po na nangangailangan ng prayers po. Bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge sa na marami kami matutunan sa gabing ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, pray. Amen. Okay po. Ang akin pong verse is Mark 16, verse 15. Then he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Sa pagkakaintindi ko po is after po ng resurrection, Jesus later appeared to his disciple, rebuked them to their unbelief. Kasi po yung iba sa kanila, may mga hindi naniwala agad na pag namatay siya yung araw na yun, na ilang araw is babalik po siya ulit. So, yung oras na yon na bumalik si Jesus po at sinabi niya po sa kanyang mga disciple is, go to all the world and preach the gospel to all creation. Kaya dun po yung title na The Great Commission. Kasi yun ang huling command ni Jesus po. And ang question ko po is, what are the actions that you do spread the gospel? Ako sa akin po, kagaya po ngayon, nung sa caregiver ko po si Bob, kahit na meron siyang dementia, tsaka si Penny, kahit alam kong makakalimutan nila yun, yung pinag-uusapan naman. Pero andun pa rin po ako sa point na yung gusto kong i-share sa kanila po yung about kay Jesus para kung hindi pa po sila nakakatanggap is makatanggap po sila and also makilala nila si Jesus. And sumasagot naman po sila sa akin ng kung ano yung paniniwala po nila. So naniniwala po sila na kung ano yung about na yung mga magagandang balita tungkol kay Jesus po and sa salvation din po. And also ngayon naman po is yung manager ko ngayon dito sa ano, isa Muslim. So noong una, hindi po ako masyadong nagaan po sa kanya kasi tinatansya ko pa po siya. Pero nung siya na yung biglang nag-open sa akin na willing siya yung ipag-pray daw po siya kahit ibang religion, is okay sa kanya. So doon na po ako nag-open sa kanya about kay Jesus. And ginalang naman niya yung sinabi ko, then nagsabi rin naman siya. So nirespeto ko rin naman po yung kanyang paliwanag. Kaya okay naman po. So kahit paano po tayo, kahit saan tayo pupunta, kung may mga kausap po tayo or ibang mga kasama sa trabaho, kung mayroon pong pagkakataon na makapag-share about Word of God po. Siyempre po, ginagawa po natin yun. Yun nga lang po, medyo siyempre, nag-iingat din po tayo na hindi sila basta-basta ma-open. Mahirap po na talagang hindi lahat is magiging open-minded. Pero, andun pa rin po tayo sa, nag-try po tayo na i-share po natin sa kanila para ma-bless. Kasi na-bless po tayo, so para ma-bless din po sila. Yun lang po yung sa akin. Thank you po. Thank you, Sister Jasmine. No, ang ganda naman. At nakakatuwa kasi naiintindihan mo lahat na ngayon. Ano, kumbaga buo na sa'yo yung pangyayari, lalo na no, sa resurrection. So, thank you, thank you. And napakaganda ng question niya ngayong gabi. Masyadong thought-provoking at the same time eh mukhang pang ano pang theory and practice no yung kanyang question. Kumbaga ano sa palagay mo anong gagawin mo ngayon ano? Ngayon kailangan mong spread yung gospel. So susunod sa nasasagot at magbibigay ng kanyang pahayag at komentaryo at katanungan or kasagutan. Tita Josie, good evening. Ikaw na po susunod. Hello po. Paano natin i-share ang magandang balita? Sa akin po, yung mga nakakasalamuha ko
ayan, kagaya ng mga kapitbahay namin dito, ini-invite, kagaya nung pag kami mga connecting event tayo sa ano, iniimbitahan namin sila. Pero sabi nga, oo nang oo, syempre, hindi naman natin sila ano. Pero sabi nyo nga po, basta mag-invite lang kayo na mag-invite. At dadating yung panahon na pangungusap ang Panginoon sa kanila. Kaya yun ang ginagawa ko. At saka yung sa pamumuhay, nakikita nila, yun, isa pa rin yun. Kahit hindi ka magsalita, sabi nga, nakikita nila yung kung ano ipinamumuhay natin. Parang nagsishare na rin tayo kung ano ba ang ating Panginoon. Ayun. Yun po. Yun para sa akin. Thank you, Tita Josie. Maganda yung sinasabi mo, Tita Josie, na maganda. Diba every Saturday, parang sinusulat natin sa piging group chat, ano yung dadalhin kinabukasan. Minsan, pinipicture pa natin, di ba? Ano yung maganda every Wednesday? Ipauso naman natin. I-post natin. Sino iibitahin mo sa linggo? Di ba? wala tayong pakialam kung dumating o hindi. Basta nagawa natin trabaho natin na halimbawa, di ba, ano yan? Halimbawa, sa linggo, imbitahin mo si Mang Pedro, di ba? O sa next Sunday, imbitahin mo si Aling Tasing. Parang gano'n. So, dumating man sila o hindi, hindi na natin problema yun eh. Tama kayo. Ang problema kasi, inimbitahan ba natin? Di ba? Yan nga po eh. Nai-invite naman po, pero sabi nila, siyempre. Tapos sabi, may pasok, gano'n. Yeah. May ano, maraming dahilan. Yeah. Ang ano, dahilan pero pag pag nangusap din, gano'n din po rin tayo nun eh. Mm. Pag invite tayo, parang, exactly. Gano'n din po tayo nung umpisa. Pero, nung nangusap na ang Panginoon sa atin, ayun. Ang problema, Tita Josie, daming dahilan na ayaw-ayaw. Pagka naman naka-atin na, nako, ayaw na umuwi. Opo, ganun nga. Yeah. Ganun nga. Basta invite lang tayo ng invite. Exactly. Kaya naman tayo dumami kasi pala invite yung mga tao. If we continue that kind of attitude, eh, magiging overflow room na natin yung main sanctuary. Hindi naman natin kailangan umalis sa Wiley. Eh, di gawin nating overflow. Hindi natin kailangan lumipat sa main sanctuary. Gawin lang nating overflow room yun. Di ba? Apo. Mas malaki pa yung overflow. Kasi ang kasi 200 po doon. 200 plus. Kahit 500 pa yan. Anong basta mag-ipita tayo na mag-ipita. Maganda yung madami tayong tangayin sa langit. Diba? Ay, opo. Ay, share na lang po natin sa kanila. Amen. Thank you, Tita Josie. Salamat, salamat po. Ang susunod, magpapahayag. Okay, si Sir Lenlen, good evening. Ikaw na po. Po. Akin po, kasi marami akong ini-invite, pero hindi ko tinatanong kung anong religion. Mm-hmm. So, na-invite ko, minsan Muslim, Hudyo, Catholic, Iglesia. Pero ang pagkaka-share ko sa kanila, hindi ko sinasabi si Jesus Christ, but rather yung love na Jesus sa tao. Mm-hmm. So, it's more of work ang pinapakita ko sa kanila, and then they agree. Mm-hmm. And then, when I invite them, sa pagka sinabi ng Christian, iba ang dating sa kanila. Pero, you get their respect. Mm-hmm. So, it's more, kasi kapag halimbawa Muslim, hindi ko sila sinasabing, ay, ganyan-ganyan. No. I respect whatever religion they have. Kasi doon nila nakilala si Lord eh. So it's, yun ang sinasabi nila, na they see to me yung magiging Christian. Not because nagpipreach ako sa kanila, hindi yun. But rather, they see the work. Because I respect kung ano yung kanilang, minsan nagkukwento sa akin ng God nila, but hindi ko sila kinokontra. I just listen to them.
And then you will see yung goodness din ng religion. Kasi in lahat ng religion may goodness din yun eh. May love din yun. It's just they express it differently. So by respecting their religion, you share din yung good works na yung word ng Lord kasi nandoon din. Hindi lang, iba lang ang pagkakasabi pero ang outcome the same. Mm-hmm. Kasi mag-aaway lang kayo pag... So far, wala ko, sa in the office, wala akong nakaaway about religion. Mm. Kasi, we need to respect din yung religion ng iba. Kagaya ng pag-respect nila sa paniniwala natin. Iba, pumupunta silang simbahan pag anniversary or mayroong mga connecting events. Eh, yun pa lang eh, pag-respect na yun sa atin eh. At pinapaunlakan nila tayo. No? Baga, let the Holy Spirit na pagdating niya sa simbahan, o automatic naman yun eh, gagalaw at gagalaw ang Holy Spirit, no? At i-convict yung heart niya. Pero minsan kasi tayo, kaya minsan tayo na papaaway tayong mga Kristiyano or hindi tayo na nagiging, hindi natin nagiging kasundo yung mga tao sa paligid natin. Kasi nga minsan tayo yung holy pilit eh, kumbaga parang oh, dapat tanggapin mo to, dapat ka, oh totoo naman yun, ano? Pero there's a time for, may tiyempo lahat ng bagay eh. Diba? Dalin mo muna, hayaan mo muna maging kaibigan mo, hayaan niya makita yung diferensya ng religion niya at saka doon sa paniniwala natin. Siya naman makakatuklas nun eh. Diba? And always be true to yourself. No? Kumbaga. So, alright. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Tita Len Len, good evening po. Pastor Claire, good evening. And, okay, let's go now to Justin. Justin? For sharing the gospel, I'll just talk about the kind of approach that I might take. I would share about God's goodness and God's mercy. Because I'll also try to share about God's law too, just so that to show that God is holy and God is righteous. But the law is not a, you cannot be saved by the law. You can only be saved by grace. So I think you need both to show that they need grace because the law convicts them of their sin. But sharing about the work of Jesus on the cross, that would, by sharing that as well, they would learn that it's not about religion or works-based salvation. It's about the grace of God through Jesus. And then, of course, we invite to church. If we're too nervous to share this kind of thing, we just invite. All right. Thank you, Jesse. That's very practical, no? Thank you. Norvi, Pastor Bert, and Sister Elvi. Naku, nalimutan kong tanongin si Sister Elvi kanina kung may praise report siya and prayer request. Sorry, Tita Elvi. Pwede niya nang sabihin ngayon. May mga plan. Just, ano po, yung spreading the gospel ay yung the love of Jesus. Para pong telling the story pa rin. Kung halimbawa, ano po kasi sa work ko po, meron po akong kapalitan. Tapos, sabi ko sa kanya, if you want, sabi ko sa kanya kung gusto mag-attend ka ng church namin. Or, tapos sabi ko, it's not a religion. Sabi ko, it's his, yung
the love of God, the love of Jesus, sabi ko, how people change, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi pa ako handa, sabi niya, maganda na. Marami pa akong iniisip, sabi niya ate, sabi niya. Basta sabi niya pag time na, sabi niya, talagang pupunta ako kahit hindi mo ako invite, sabi niya. So palagi ko po siyang ini-invite every time na pinapaalalahanan ko siya. Sabi niya, darating din po dyan. Kasi sometimes po pag nag-share tayo, hindi natin alam kung paano natin uumpisahan. It's either mag-umpisa tayo sa kung paano tayo binago ng Panginoon, kung paano natin nakilala ang Panginoon, para po maintindihan din niya kung hindi naman natin pinapatanggap sa kanya yung religion. It's not a religion, it's a relationship sa Panginoon Diyos. So, sige ate, sabi niya, promise ko, sabi niya, huwag ka mag-promise, sabi ko, gawin mo na lang pag ano, sabi ko. Sige, sabi niya ate, gagawin ko yan, sabi niya, pag-pray. So, sabi niya, pag-pray mo lang ako, sabi niya. So, I keep on, inviting her, pati po yung mga iba pang nami-meet ko, sabi ko, ini-invite ko rin. Sabi niyo nga po, pas mag-invite ka nang mag-invite. Baka darating din yung araw, sabi nga ni Tita Josie, baka i-touch din sila ng Panginoon at dalhin sila sa church natin to really know Jesus. Ganun lang po. Yun po. Yeah, ako po kasi, produkto ako ng makulit na pag-invite. Kasi dalawa, tatlo, apat, lima daw pumupunta talaga. Wala, hindi ko talaga siya trip, hindi ko hilig, niwala akong interest na pumunta na simbahan nila. And then, isang araw, parang nangusap lang sa akin ng Lord. And then, yun, dire-diretso na. So, may power talaga sa invitation. Kaya huwag tayong manghihinawa kahit na parang ayaw umatend nung iniimbita natin. Di ba? Sa dire-diretso lang. Dire-diretso. Yeah. Thank you, Tita LB. Pastor Bert, meron kang gusto idagdag? Yeah. Sa akin po, siguro yung paano palaganap yung salita ng Panginoon there are many ways and means to spread the gospel. Yung mga marunong po sa mga media, ako dyan ako may na. So yung mga Facebook na ginagamit nila or TikTok, yung media, one way or means you can reach out even those beyond your border. No? Ang gusto po sabihin kahit na nasa ibang lugar, na naabot yan ng kagaya ng ginagawa natin ngayon, this group na prayer, somebody can niyon yung lapilnas dot natin dot org yun. So through media, isang bagay yun. And nung wala pang media, ako naman sa evangelism yung ginagawa ko more of giving tracts. Nandun na rin yung invitation. Every opportunity na mga nakakausap ko, if I can really assert o yung may pasok ko yung gospel, I find ways and means na sa conversation how to may pasok yung salita ng Panginoon. Kapag meron akong nakitang word o sinabi niya or in our conversation, doon papasok ako. So through that, I believe na one way for you to able to do that, yes, siguro para sa akin, before you make that move or anuman, siguro yung through the word, you must spend time really to the word of God, read the word of God again and again until it become a part of yours. Kasi kapag nasa conversation na, kapag sa kukwentuhan nyo, dun papasok yun yung wisdom. And ask for wisdom, of course, no? And prayer. Alam ko na yun ay gagamitin ng Panginoon. The Holy Spirit will use that, no? When it comes to sharing the gospel. At saka, yun nga, every time na you talk to somebody, if you have the opportunity, share, no? Kagaya po kanina, no? Na pumunta ako sa Medicare, yung sa Eagle Rock. Then yung nag-interview sa akin, I had the opportunity to invite her na sa church. Sabi ko, after the service, meron pong kainan. Simbang Pinoy po yun. Then nagtatanong na siya, saan ba yung address? Saan ba yan? Ganun.
So siguro po maraming kaparaanan, no, na magagawa natin to share the gospel. Na higit sa lahat nga, yung mahalaga, yung magsalita ka if you can speak. Kasi sabi nga na ano, yung binasa ni Sister Jasmine kanina na preach the gospel or the good news. And one way more na maging effective yun, yun nga yung sabi ni Len kanina na sa mostly sa lahat, eh, show it to your action, yung pag-ibig ng ating Panginoon. So yun lang po siguro na if you have all the opportunity, whatever kinds of ways and means to share the gospel, gawin po natin. Invite, invite, and invite. Yun lang. Thank you, Pastor Bert. Kaya importante, Pastor Bert, yung ano, yung bulletin, ano, yung every Sunday minsan na iniiwan lang natin o tinatapon natin. Huwag niyo pong itapon yung bulletin, ano po. Iuwi niyo yung bulletin, ipunin niyo para meron kayong nababalik-balikan kung ano yung mga naging sermon noon. Or kapag meron kayong nakilala na naghahanap ng simbahan o gusto niyong invite, ibigay niyo yung bulletin kasi yung bulletin, nandun lahat ng details natin. From website to YouTube, yung physical address, lahat nasa bulletin, ano po. So, pati yung mga ministry kung saan sila pwedeng mag-join. So, yeah, ay huwag niyo kalimutan yung bulletin. Tapos po, starting Sunday, meron tayong bagong labas kung nakita niyo na yung bagong envelope natin. No, meron ng pangalan yun, may tatak na. So, para makatipid po tayo, medyo mahal po ang isa nun, i-recycle natin, no, yung ating envelope. Alright, so thank you. Even doon sa envelope din, eh, nandun na lahat ng details ng ating ano, simbahan. No? So kung maiuwi man yun ng mga na-invite nyo, eh, sigurado makakabalik sila. Okay, thank you, Pastor Bert. Okay, ang next natin ay si ang mga dangawin. Good evening, mga dangawin. Sana. Magandang gabi po. So what is your parang personal strategy? Ako po, I just want to thank God kasi prayer really works. Kasi dito po sa amin, sa family, since yung aming mga old folks sa family, parang sa mga anak namin, parang tradisyon na lang yung pagpapray, yung gospel naririnig nila. Pero wala talagang desire to just really evangelize. Pupunta sa church pero walang masyadong ini-invite. Pero ngayon po nakita ko yung how prayer really worked is that yung anak ko nung mag-asawa and then she had a personal encounter with the Lord. And nung umattend sila ng couples retreat ng kanyang husband, lately yung pamilya ng asawa niya na isama niya, kaya last Sunday 10 of them went to the church. Kaya po naniniwala ako na one of our personal action plans is through prayer. Talagang lagi pong dinidilagan ng panalangin kasi sometimes hindi po isang ano lang eh. Isang what they call that, isang sabi mag-ano. It's through prayer that the Lord will open the eyes, will open the heart of those people whom we want to bring to the Lord. Yun po ang sa akin. Copy paste. Thank you, Kuya Manny at Janet. Okay, ang next natin, pero mo, 10 sa pamilya na pumunta na ng church. Grabe yan. Tita Fe Dumuk. Good evening. Sa akin naman, I have my own strategy. When I meet or see people, I meet them, I always approach them with friendship, the spirit of friendship. Then, after a short while, I ask them a friendly question that will lead them to tell a short story about themselves. Pagka nagkwento na sila ng tungkol sa kanila, buhay nila, mga anak nila, pamilya nila, kung anong niluluto, anong kinakain, anong mga sakit, then I know where and how to come in
to present the gospel. Ganun lang po. Then I pray with them. Thank you. Napaka-practical din. Ano? Ganda, ganda. Okay, ang last but not the least na ating sharer ay si Tita Pepot at saka si Tita Faith. Good evening, Maranans. No po. Una. Ako, ano, agree po ako kay Tita Janet. Yung ibabad po sa prayer. Yan. So, para pag nag-invite po ay yung ready po yung heart. Tapos, sa akin po, nag-work sa akin. Kasi malayo na po ako sa Pilipinas. Pero effective pa rin po yung nakakapag-stories ako. Kasi, kanyari nag-stories ako about the book I'm reading or a Bible verse. Or ano, kasi nagre-reply po pa rin yung mga estudyante ko sa Pilipinas. Uy, ma'am, anong libro yan? Uy, itong... Tapos yung parang nagsistart po kasi ng conversation eh. Pag nagre-react po. Tapos from that conversation, doon ako nakapag-ask na how can I pray for you? Kamusta ka? Ganyan-ganyan. Tapos sa klase ko po ngayon, nag-i-invite ako sa mga classmates ko. Although ang hirap po kasi ang lalayo ng... Hindi po sila dito eh, taga dito eh, pero mga Pinoy po. So, ano, pero in-invite ko po sila sa church. Tapos, last time po, may merienda kami ng classmate ko, tsaka yung with our professor. Tapos, over merienda, we talk about God, ano, sharing nung life, testimony, ganun. So, yung mga simple, even yung mga small conversations, yung being intentional na ipasok si Lord, parang ganun. Pero, yun nga po, more importantly, yung praying for people so that their hearts are parang ready po sila if ever ma-receive po nila yung gospel or marinig po nila yung gospel. Yun po. Ako naman po, ang way ko ng pag-share sa gospel, yung po pagka nakapag-inig ako sa YouTube ng preaching, sinisend ko agad sa messenger sa mga friends, ganyan. Para, tsaka yung mga preaching na sinisend ko sa kanila, hindi malalalim. Yung mabababaw lang para hindi agad sila mabigla. Yun po. Tsaka, yung mga pamangkin ko sa Pilipinas, unti-unti sinishare ko din through yung mga little mga Bible verses, ganun. Hindi pa po preaching kasi hindi pa po sila malalim eh. Kumbaga, ganun lang po. Thank you. Thank you, Maranans. Okay, we have here, sabi ni CJ, good evening po. Same rin po kay Ate Faith. Dahil po sa pag-post ni Ate Faith sa Instagram, na-inspire rin po ako na mag-share sa stories. Shout out po kay Ate Faith. Thank you po. Alright. Thank you, CJ. Okay, let's go now with our prayer. No, manalangin tayo. Tayo manalangin. So, kaya huwag kalilimutan ha, na Miyerkules pa lang. Dapat meron ka ng naiisip kung sinong bago mong iimbitahin. Alright? So, manalangin po tayo. Hallelujah. Good evening, Lord. Maraming salamat po sa binigay niyo po na tool kung paano kami mag-communicate sa inyo. Yan ay ang panalangin. Sa gabi pong ito, nais po naming itaas ang inyong pangalan. Tanging ngalan niyo lang po, Panginoon, ang itaas. Lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian ay sumayin niyo, Panginoon. Pinagpapala namin ang inyong puso, Panginoon. Kayo po ang aming Panginoon at tagapagligtas. Pinupuri po namin kayo at kayo po ang aming nais maging una sa aming buhay. Gayun din, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, humingi kami ng tawad sa mga nasabi, naisip o ginawa namin hindi maganda, mali, kasalanan na hindi po kalugod-lugod sa inyong mata. Sa gabi na ito, umihiling po kami na pagkalinisan niyo po, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Panginoon, sa pamamagitan ng banal niyong dugo. At nagpapasalamat po kami sa mga natanggap namin mga blessings sa lahat ng areas, mula sa wisdom, finances, health, safety and everything, mga provisions and favors. Thank you, Lord. And sa mga parating, patuloy namin natatanggap at mga parating pa na blessings sa manggagaling sa inyo, ay nawa ay
makarating sa inyo ang taus-puso naming pagpapasalamat. Sa gabi na rin to, Panginoon, ayos po naming itaas sa inyo ang iba't ibang mga supplications, mga hiling, mga special requests, mga favors, Panginoon. At unang tinataas namin, Panginoon, ang aming LA Philness attendees from number 1 to 13. Pinapanalangin namin ng mga abaday, Panginoon, na makabalik po sila sa simbahan, Panginoon, at magkaroon po sila ng time na makapagsimba muli. We pray for John Marco also na sa kanyang bagong trabaho ay maging effective siya at maging mabuti siyang representante ninyo, Panginoon. At tinataas din namin, Panginoon, sa panalangin ang mga Acevedo, si Nanay Charita at si Tito Manny, Panginoon, na dalangin namin na ingatan niyo po sila at patuloy niyo po silang gamitin sa pagtulong sa mga simbahan. Dalangin namin na ingatan niyo po sila sa pagbiyahe, paglalakad, Panginoon. Mawala po ang any pain sa katawan nila, Panginoon, at pagpalain niyo po sila. Tinataas namin sa inyo mga Acosta, Panginoon, si Justin, si Dave, si Rose, si Lauren, at si Adeline. Ganun din, Panginoon, ang lolo nila na si Benjamin at Marlene, lola nila, na nasa Pilipinas din, Panginoon. Dalangin namin na ingatan niyo po sila sa Pilipinas at magawa po nila yung dapat nilang gawin doon. We pray for the Acosta na patuloy niyo pong gamitin na pagpapala sa aming simbahan. Patuloy niyo po silang palaguin, Panginoon. Ganun din po ang safety ng kanilang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy kaming nananalangin. Tinataas namin, Panginoon, ang pagiging isa ng aming LA campus, ang Filipino, ang Spanish, ang English at ang dalawang Korean churches. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa. Justin, kindly lead us in praying for the Church of the Nazarene. Lord, thank you for this time to pray, Lord. It's a privilege to even be heard by you, Lord. Lord, we pray for the Church of the Nazarene, the General Superintendents, Busick, Crocker, Chambo, Sundberg, Daniels, and Sarmiento. The District Superintendent, Mark Lehman, and the Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Gurley, Ate Rachel, and Tita LV. We also pray for LA Philness, Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Rave, and Pastor Kled. For the English pastors, Josue Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Wei. The Spanish, Juan Fajardo, Lina Fajardo, and Gladys Rosales. The South Korean, Kai Sun Lee, and Moon Hyu Lee. The North Korean, Jong Wen Lee, and Hae Suk Lee. For the MCB staff, Star, Curtis, Nick, and Maynard. Lord, we thank you for these people. We thank you for their lives, their faithfulness to serve you and your people. Lord, we pray that you would continue to use them, that you would continue to give them wisdom in leading in their ministries, Lord. We also pray for unity and peace among all the congregations at our church. We pray, Lord, that we would put you first if ever we have any differences or conflicts. Lord, may we just put you first so that you may be glorified. May there be peace on our at our church, Lord, for your glory. Lord, we pray that you would bless them and their families, that you would continue to use them to save more souls, Lord, for your kingdom. Once again, Lord, we thank you. We give you all the praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Justin.
For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. For complete healing, kindly lead us, Sister Faith. Thank you. Lord, I lift up to you, Lord, yung mga tao, God, na may sakit ngayon, Lord. We pray for Anaya and Kuya Aldrin. Lord, we just command healing to be upon their bodies, God. Whatever discomfort, whatever pain, or yung panghihina na nararamdaman nila, Lord, I pray that you would restore strength in their body. And I pray, God, that they would regain, God, yung vigor, God, ng pangatawan nila, Lord. We also pray against yung colds ni Day-Day and ni Allison, Lord. I pray that you would boost their immune system, God, to fight or to ward off any form of infection sa katawan nila. For Rachel, God, I pray for that fever, Lord. I pray if there is also infection, God, ingatan mo po yung pangatawan niya, palakasin mo po siya. I pray for complete healing. I pray, God, for Anna. Whatever is the, at Anna, Lord, yung cause itong unknown pain sa pangangatawan niya, Lord, I pray that, that the pain would be gone. And I pray also, God, if she's taking any medications, God, to take effect, Lord. I pray for PJ, God. We pray, God, that you would give him comfort, God, and healing against dito sa allergy, and sa pollen, God, sa kanyang knee injection and sa kanyang surgery, Lord. I pray that you would protect him, his body, God. Give him strength, Lord, to be able to do whatever it is that he needs to do. I pray against discomfort. He'll be able, God, to comfortably, God, move from one place to another, Lord. I pray for Via Hayat, yung kanyang, we pray for normal blood pressure sa kanyang pangatawan. For Salazar, uncle of Pastor Josue, for healing, God, whatever man yung nararamdaman niya, God, we just pray for healing. For Ate Mau, God, sa kanyang anemia, Lord, I pray that maging maayos, God, yung kanyang pangatawan, Lord. I pray na palakasin mo rin siya, hindi siya manghina, Lord. And I pray for Jairus, Lord. I pray for complete healing sa kanyang stomach ache, Lord. Whatever it is that's causing that discomfort, God, I pray na ma-figure out na, Lord. And I thank you, God, for giving them wisdom sa kanyang diet, Lord. I pray for Pastor Greg Garman din for complete healing to be upon him, Lord. I pray that you would I pray for a miracle, God, to be upon his body right now, God. And even for Patrick Noel, God, that you would restore his ability to walk. I pray, Lord, that we would see this testimony, God. It would be such an encouragement to the entire church, God, as he would be able to join the church, Lord. So we continue to stand on your promises, Lord, that you are our Jehovah Rapha, God. You're able to heal us, God. So thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Faith. For complete healing from cancer, Kuya Manny, kindly lead us. Thank you. Heavenly Father, we lift up po yung complete healing from the cancer. And now we know, Lord, that you do love us and minister to us by your Spirit. You are the Lord of heaven and earth, the creator of all the heavens and earth, the giver of life. So, Lord, we lift up all the following who are battling with cancers, and we pray for them now. Help us, Lord, to be a channel to bring your healing touch unto them. See, this all. Tess Oy, sa ovarian, si Marie-Chris Miliera, na sa colon, si Ate Edna Laberento sa breast, si Ricardo Madrid sa lungs, si Elsa Rimondo sa lymph node, si Noah de Guzman ng bone, si Eli Geradora ng stomach, at saka si Rachel, si yung friend ni Mrs. na si Rachel, na sa lungs, may cancer sa lungs. Lord, we trust in your name, the highest name, holy, true, and just. We pray that these cancer cells, yung imbalanced growth nila, na illnesses, and we pray for them in Jesus' name, and I will heal them. Thank you, Lord God, that you are powerful, you are mighty.
We declare the power of darkness that Jesus is alive, that you, Lord, triumphs all over darkness with your healing. Father God, we quintonly pray for them. We claim na sila po ay magiging normal na po, Lord. We just want to give you glory sa healing na bibigay mo po sa mga kapatiran po namin mga ito. We just want to give you thanks. We just want to give you glory. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Kuya Manny. For personal supplication, special favor and request, Sister Josie, kindly lead us. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Panginoon. Lalapit po namin si Brother Rene sa kanyang blood works. Good resort. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magsasaayos ang lahat ng kinuha sa kanya. At alam po namin na ito po ay good resort, Panginoon. Wala akong mataas, wala akong mababa, Lord. At alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang po kiniklaim na po namin na maayos po ang lahat, Lord. Amen. Thank you po, Lord. At ganoon din po kay Sister Pepot, Lord, ang optometrist chains eyewear, Lord. Hindi po ayos yung kanyang eyeglasses, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na mapapalitan po ito ng tamang sukat para sa kanya, Lord. At ganoon din po kay Sister Pate, Lord. Miss ng clarity niya, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang maalam sa lahat. Yung pong desire ng kanyang puso, ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Kung ano po yung mabuti para sa kanya, Panginoon. Yung po ang mangyari, Panginoon. Ganun din po kay Madonna, place to stay, Lord. Ito po, Panginoon, ang pumaugnay sa kanya, Lord. At alam ko po, Panginoon, na ang ngayong kalooban ang siyang mangyayari sa kanya at ipagkakaloob mo ang pinakamabuti para sa kanya, Lord. At ganun din po kay Don, approval sa APK cost of Medicare. Lord, alam po namin, Panginoon, na ito po ay ma-approve, Panginoon, sa ng kanyang Medicare, Lord. Sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Wala imposible sa iyo, Panginoon. At lahat po, ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ikaw ang sasaayos lahat, Panginoon. Ganun din po kay Jocelyn sa accounting midterm at exam week ng lahat ng estudyante, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo rin po sila sa kanilang mga exam, sa kanilang pagpasok, hanggang sa pag-uwi, Panginoon. Dalangin po namin na pangunahan mo po sila, pamantayin mo po sila sa mga libo-libong anghel, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ay magiging maayos at maipapasa po nilang lahat ng kanilang mga exam, Panginoon. Lord, ganun din po yung safe travel ni Pastor Cled sa Boston, yung pag-uwi po ni Tita Minda dito sa US, pagdating nila at pagpunta nila Tita Terry, Jan Noel, si Kumari Bilma, Joanne James sa Pilipinas, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-iingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang biyahe, Panginoon. Gabayan mo po sila, Panginoon, at pakaingatan, Panginoon. Lord, ganun din po sa lahat ng aming mga kids na nagsisilaki na po, Panginoon. Dalangin po namin na sila po ay maging maayos, maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, habang sila po'y lumalaki, Panginoon. At alam po namin na malaki ang magagawa ng sama-samang panalangin ng ating sambahan sa mga batang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ganoon din po ang district license renewal, past panel interview, recommendation, approval for ordination kay Pastor Jeff. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang mangusap, panguna, Panginoon, sa aming pastor, Lord. Ibigay mo pong lahat sa kanya ang nararapat sa kanya, ang favor sa kanya, Lord. At alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang po, kiniklaim na po namin at natanggap na po niya lahat ito, ang kanyang desire ng kanyang puso, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay maalam, at alam mo po, Panginoon, yung desire ng puso niya para sa aming mga member niya, sa mga hawak niya sa aming sa church na hinahawakan niya, Lord. At alam ko po, Panginoon, na ipinagkaloob mo na po ito, Lord.
At ganoon din po yung wedding na nais po nila Dennis at Mav, Shane and Almira, Lord. Kung kalooban mo po, Panginoon, na kung kailan lang po ito mangyari, Lord, yun po, Panginoon, ang mangyari, Lord. At alam po namin, Panginoon, na ito po ay isang way para sila po i-bless mo pa, Panginoon. Ganun din po kay Mabi at Angelica Nanong sa kanilang pregnancy. Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang mag-iingat sa kanila hanggang sa kanilang panganganak, lalo na po kay Sis Mabi, Lord. Pangunahan mo po sila, sila po ng bata, maging malusog at maging maayos po hanggang sa kanyang delivery, Panginoon. Lord, ganoon din po kay Joshua sa document place to stay to find word. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka po nagkukulang kay Joshua, Panginoon, bagamat na hindi pa po temporary yung kanyang pinag-place na kanyang tinutuluyan, Lord. Alam po namin na darating po ito, Panginoon, at alam po namin na maghintay lang po siya sa tamang panahon, Panginoon, ipagkakaloob mo po ang lahat, Panginoon, sa kanya, Lord. Ang ganoon din po kay Lauren, Ivan Del Rosario, at kay Job to be more socially adjusted, Lord. Dalangin po namin ang mga batang ito, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, na mangusap sa kanila, pangunahan mo po sila, lalo na po sa kanilang pakikisalam mo sa mga tao, Panginoon, Lord. Alam po namin, Panginoon, na may layunin ka sa mga batang ito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ay maalam sa lahat, kaya ikaw po, Panginoon, na magsasaayos ng lahat sa mga batang ito, Panginoon, at magiging adjusted po sila sa lahat, Panginoon. At ganoon din po kay Marie Pagyo, USCIS, Billing and Approval to Nurse Application, Lord. Dalangin po namin ang approval mo, Panginoon, sa nurse application. At alam po namin na maipapasa po niya to. Kung anuman po, Panginoon, ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa kanya, Panginoon, Lord. Dalangin po namin lahat ang mga ipinalangin namin na ito, yung mga design ng kanilang mga puso, nakikita mo, Panginoon. Sabi mo nga po sa Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng ating Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ikilos ka sa mga taong ito at ipagkakaloob mo ang pinakamabuti para sa kanila, Panginoon. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito dahil ikaw ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ang mas pinakamabuti ang ipagkakaloob mo sa amin. At ngayon pa lamang po, Panginoon, pinasasalamatan na po namin ito at kiniklaim na po namin na natanggap na po namin lahat ito. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Tita Josie, for connecting events, evangelism, discipleship, and missions. Sister Jasmine, kindly lead us. Thank you. Yes, Heavenly Father, connecting events and evangelism, discipleship, missions, prayer. Yes, Lord, itong mga nangyayaring events, October 13, Board Annual Planning, Lord, gabayan po ninyo ang lahat ng mga pinagpipray po ng board ko, ano man po itong mga plan na to na maging maayos, maging successful po. And yung guest preacher, si Pastor Sandy Taniegra, na darating po siya sa October 15, na safe po siya makarating dito sa LA. And also, mabless po kami sa kanyang preaching, and also God, mas marami pa po kaming matutunan at maintindihan. And also, Lucas license renewal for lay pastor, Pastor Bert, Pastor Rabe, and Pastor Kled, na maaprubahan, na marinyo po yung kanilang mga license, local license, God, na maging maayos po ang lahat, na kayo po ang mauna sa buhay po nila, Lord. And yung venue, Ocular for Spring Family Camp, gabayan niyo po sila, Rachel, God, na yung pupuntahan po nila is
talagang makikita po nila na maayos, maganda at safe din po para sa lahat, lalo na sa mga elder and mga kids po. And maging memorable po ito at maging masaya na walang maging problema po. And dedication and birthday of Adric Gamis po, Lord. And dedication and birthday of Nathan Madrid. And Thanksgiving Fellowship, Workers Appreciation Day, Feast of Tabernacle Youth Overnight, and Youth Christmas Party, Church Christmas Fellowship, and night fellowship. Lord, gabayan niyo po lahat ng mga events na to, lahat ng mga nagpaplano po, lahat ng mga leaders and boards na mga kasama-sama pong tulong-tulong na nagplano, nag-ayos, nag-isip, Lord, na maging smooth lahat, maging maayos, and napatnubayan po ninyo lahat ng mga na safe lahat po, na walang mangyayaring masama, and also God, etong event na to is magiging successful po at mas marami pa pong aatin at mas marami pong nasisave na soul din po. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Thank you, Sister Jasmine, for our popcorn prayer. Other supplications na hindi nabanggit or nais yung ipanalangin, anyone can start praying. Just unmute yourself. Thank you. Thank you, Lord. Father, we want to lift up to you our leaders and the workers of the church. Mm-hmm. Lord, as you are bringing people into our church, we pray that you will bring people to be involved, O God, in doing your work. We pray for your hand to just minister to those people whom you are bringing to church. Maybe they're going through some difficult moments in their lives. And so, Father, we pray that as they go in and as they go out of our church, they will be blessed and they will find healing, they will find restoration, and they will find your presence, O God. Lord, we want to thank you and honor you for what you are doing in the church. Thank you, God, in Jesus' name, amen. Lord, I pray for safety for all of the attendees and everyone at church every Sunday. Lord, I pray that despite all the dangers, Lord, you would keep us safe, and you have been keeping us safe, and we thank you for that. Lord, I pray that our church will continue to be a safe sanctuary where we can worship you, Lord, free from the dangers, any dangers, Lord. Please protect us always, I ask in Jesus' name. And Lord, I also pray for Brother Eder, for his injured lower back. I pray, Lord, that you would give him a speedy recovery, that you would restore him from this injury 100%, that he wouldn't have a hard time moving around. I ask this in Jesus' name. Amen. Lord, we pray sa mga lahat po ng mga sasakyan po namin, ginagamit po namin araw-araw. Lord, nasa top condition po lahat mga sasakyan po namin, na wala pong masisira, wala pong mangyayari. So we pray, Lord, for your hand to cover yung pagbiyahe po namin from in and out, pagpunta namin din sa trabaho, pagpunta namin sa bahay, pagbalik po ng bahay. Thank you, Father God, for your protection. Thank you, Father God, for your blood na i-cover mo po sa bawat biyahe po namin. Lahat-lahat po kami sa pagbibiyahe. We just want to claim it in Jesus' name. Amen. Lord, I also lift up to you my appointment this coming Friday for the allergies. Na sana po, Lord, matukoy na niya ako ano talaga naging cause ng itchiness ko, Lord. And I pray, Lord, na sana masolusyonan at matukoy ko saan po ako dapat
kung anong pong mga pagkain ang bawal sa akin. Mm. Sabi po ng derma is chronic pruritus. I don't know. So I pray, Lord, na sana po ma-solve po ang problem po dito sa itchiness ko, Lord. Maging maayos po ang treatment na bibigay sa akin ng allergies. In Jesus' name, amen. Lord, I also pray for the attendees sa church, Lord. God, we pray, God, for strong disciples, God, in our church. I pray for more people to be able to attend the discipleship clusters, Lord. And not just that, Lord, but whatever yung preaching every Sunday would really be lived out sa buhay ng bawat isa, God. And I pray for more workers. Sabi mo, the harvest is plenty, but the workers are few. So we can ask the Lord of the harvest, God, to send in more workers, Lord. So we pray for more workers, God, who are more people, God, to have the heart, Lord, to volunteer sa, lalo na yung sa mga nananawagan every Sunday, sa sinag, sa onlad, God, sa worship team, sa piging, sa dakila, sa lahat ng mga ministry, sa ushering, Lord, sa membership, Lord. I pray that everyone would see yung gifts and talents and use them, God, for your glory. In Jesus' name, amen. Praise God, yeah. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga dinulog sa inyo. Dakilang Diyos na aming Ama, purihin ka sa gabing ito. Tunay na ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa lahat ng aming mga dalangin. So pagpalain mo nga ang bawat pamilya na aming kinabibilangan sa gabing ito at sa aming pag-imlay, ikaw ang aming maranasan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Bert. Good evening sa inyong lahat. At magpicture-picture na tayo. Alright. So, kanina po. Okay. Kompleto na ba tayo? Wow, si Tita Bing, fresh na fresh from the Philippines. Hello, Philippines. Hello, Philippines. Hi, Tita Bing. Sana all. Okay. At the count of three, 1, 2, 3, and smile. All right. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat. We'll see you on Friday. Bye. Yes. Bye. Good night. Night. Bye-bye. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night.